Ang video na to ay hatid sa inyo ng Powerhouse, Tough Tools for Tough Jobs. Gamit ang mga limited power tools at affordable na mga power tools na i-discuss natin sa video na to, makakapag-build ka na ng mga DIY furnitures na gustong-gusto mo. Tulad ng bangko, lamesa, plant stand, modular cabinet, loft bed, why not? Ito yung limang power tools na dapat mong bilhin kung gusto mong magsimula sa woodworking at DIY journey mo, no? At abangan mo yung kada isang power tool, mabibigay ako ng super duper power tip kung paano to gamitin na sigurado ako na magagamit mo sa DIY journey mo. At ang kauna-unahang power tool na i-discuss natin ay, syempre, the mighty circular saw. May dalawang klase ng common cuts ang gagawin mo sa woodworking. Ang una yung rip cut, pangalawa yung cross cut. At sobrang effective na circular saw sa dalawang cuts na yan. Sa pag-rip cut mga katol, kahit anong straight guide lang ang gamitin mo, i-clamp mo lang yung tigkabilang dulo and then you're good to go. After mong makapag-rip cut, ang next step mo na is mag-cross cut ka na. At dyan napapasok yung tinatawag nilang woodworking jigs. So woodworking mga katol, especially sa crosscut, sobrang repetitive yung laging cuts natin. Ano? Kaya kailangan natin ng jig. At ang daming available na jig sa YouTube, pero sobrang komplikado niya kung paano siya gawin. Kaya nagprepare ako dito ng sobrang simple lang. Ang kailangan lang niya is itong fence na to, isang board. Ang mahalaga dito dapat straight edge ito. And then isang board na mahaba. So depende na sa inyo kung gaano siya kahaba o kung gaano siya kaikse. At isa pang mahalagang part ng jig natin itong fence. Itong straight guide para dun magra-ride yung edge ng ating circular saw. Okay, papaganon. So, ang ginawa ko lang dito, dapat talaga ito, itong part na to, iskwalado dapat siya dito sa ating fence nung magiging itong fence na to. Dapat iskwalado yan, ano. Yun ang mahalaga dun. And then, ito, sinecured ko siya dito sa aking workbench. Pag hindi mo na kailangan, so tanggalin mo na lang yung screw. Tapos ito kasing jig na to, naka-design to para sa 3/4 na kapal ng materials ng napuputulin mo. Kung kailangan mo ng 2 inches o 3 inches, pwede mo naman itong tanggalin lang and then mag-provide ka ng same kapal ng materials. Then ilagay mo itong straight o itong ating straight guide natin. Okay? The way this works, mga katol, nag-test cut ako dito. Itong space na nandito, yan yung space from here, dito sa blade natin, hanggang dito sa edge ng ating circular saw. So, na-test cut ko na siya kanina. So, kung ang kailangan natin for example is 19 inches, yan. So, mag-setup ka lang dito ng stop block. So, ito yung, for example, ito yung ating test piece. Pag ang stop block, mga katol, dun siya titigil. So, kada multiple cuts mo, after mong makat itong isa, then lagyan mo lang uli yung isang piece mo and then mag-i-stop na siya lagi no? para laging consistent yung sizes na ikakat mo o yung i-cross-cut mo. Pangalawa sa power tools na dapat mong bilhin ay drill. Actually, gumawa ako ng simpleng test video sa paggamit ng pako at ng iba pang simpleng woodworking joineries. Panurin mo tong video na to. And I was really convinced na sa mga simpleng woodworking project, okay na okay ng martilyo at pako. Pero kung meron ka namang budget, syempre, go for cordless drill. Sa woodworking mga katol, usually kailangan mo ng pambutas. Pangalawa, kailangan mo ng pan-drive ng screw. At kung cordless yung gamit mo, mas magaan siya, mas flexible siya. Mas madali ka makakapagpalit ng mga drill bits. Compare naman sa corded drill na alam natin na sobrang bigat niya at sobrang hassle yung pagpapalit ng drill bits. Nakikita niyo yung mga number dito sa cordless drill natin. Ito yung tinatawag nating torque control. Kapag may control ka sa torque, kontrolado mo yung persa ng pagbaon ng screw. Kapag kontrolado mo yon, hindi masisira yung piece mo kapag sobrang napalubog talaga yung screw mo. And that is what we call torque. Ito siya. Ito yung mga number na yan. At simple lang naman mga katol yung power tip na maibibigay ko sa inyo sa paggamit ng drill. Yun ay kung magpa-pilot hole ka, yung bubutasan mo muna yung piece mo bago mo siya lagyan ng screw, tawag doon pilot hole, bumili ka na ng drill bit na may kasamang countersink. Okay, ano ba yung countersink? Ito yun, no? Yung parang letter V na
na malaking butas, space yun para sa screw heads. So pag nag-drill ka, nagbutas ka, mabubutasan na rin yung space para sa screw heads para mas mabilis mo siyang matakpan ng putty, ng masilya kung painted man yung finish mo. Mas lubog na agad siya. Alright. Pangatlo, power sander. So sobrang dami ng iba't ibang power sander sa market. Medyo malilito ka talaga. Ano, may bilog, may pahaba, may square. At ang marerecommend ko kung magsisimula ka pa lang, go for finishing sander. Yung square, why? Kasi mas mabilis ka makakabili ng mga sandpaper sa iba't ibang hardwares na available dyan sa lugar mo. At ang power tip ko para sa iyo, para sa paggamit ng power sander, gumamit ka lang ng tatlong grit, okay? 8 grit, 120 grit, 240 grit, especially kung solid wood ang gamit mo. Mag-start ka sa 80 grit, then palit ka ng sandpaper, use 120, and then 240 grit. Huwag mo napansin yung ibang mas matataas pang sandpaper grits para hindi ka na malito. Alright. Pero ito talaga ang pinaka-paborito kong power tools sa lahat. Ng limited tools na meron dito sa workshop ko. Ito ay ang router trimmer. Sobrang daming kayang gawin ng router trimmer. Yung nakikita nyo mga rounded profile sa kahoy, yung chamfer at iba't iba pa using router bits, router trimmer, kaya niyang gawin yon. Especially yung dado cuts o yung kanal sa kahoy, kaya rin niyang gawin yon. Router trimmer. Okay, at ang power tip ko sa'yo gamit ang router trimmer ay ang tinatawag nating template routing. Okay, para doon sa mga complicated shape, complicated curve, complicated legs, magpo-provide ka lang o gagawa ka lang ng template gamit ang 1/4 na plywood, okay? Pagka meron ka ng template, ipapatong mo yun dun sa actual piece mo, irarap cut mo yung piece mo using a jigsaw. Huwag kang sasagad sa linya, magtira ka ng 2mm at yung 2mm na yun, yun yung tatanggalin ni router trimmer na merong flush trim bit, okay? Ang tawag dun is template routing. And last but not the least, jigsaw. And to be honest, hindi ako ganun ka-fan ng jigsaw. Pero kung nag-require yung project mo ng mga curb cuts, dun nagsha-shine ang jigsaw. Ginagamit ko ang jigsaw usually pag nag-rough cut ako ng hardwood, nag-rough cut ako ng plywood. Basta, pang rough cut ko lang siya, especially dun sa power tip natin sa router trimmer, which is template routing. Ito yung ginagamit kong pang rough cut nung actual piece natin. Pero, sobrang handy ng jigsaw sa isang DIY workshop na katulad nito. Siguro ang power tip na bibigay ko sa iyo sa jigsaw ay ang mag-explore ka ng iba't ibang klase ng blade. Pagganda ng blade, pagganda ng cut niya. Huwag ka nang mag-defend dun sa stock blade niya kasi pa-frustrate ka lang talaga. Jigsaw. At kung gusto pang magtuloy-tuloy at mas ma-inspired sa DIY journey mo, panuorin mo itong dalawang videos na ito na siguradong makakatulong sa iyo. Okay, till next week. Again, maraming salamat, Powerhouse. Bye-bye!